Hello guys, good evening. Ngayong gabi, try ko magluto ng bihon na ang sahog ay sardines. Kasi parang na-miss ko 'to, 'di ba? Sa probinsya kasi namin. Pag walang pansahog na karne ang sa bihon, ang sinasahog nila ay ito lang, sardinas. Tsaka kahit ganito lang yung sahog na masarap naman siya. So, tinanong ko si kuya, yung anak ko, panganay, kung gusto ba niya matikman yung pansit na ang sahog ay sardinas. Sabi niya ay oo, kasi hindi pa daw niya yung natitikman. So, magluluto tayo ngayong gabi. Okay, mainit na ang ating kawali. Saan niya matika? Mabilis lang to iluto kasi ano lang eh. Dito, hindi katulad ng karne yung sahog, matagal siya maluto. Hindi matagal iluto. Ito lang yung gulay niya. Ito lang kasi yung kinakain nilang gulay. Lagi kong sinasabi sa vlog, kung nagluluto ko ng pansit o kung sa mga luto-luto. Kung ano lang yung kinakain nilang gulay madalas. Kinakain naman nila halos lahat ng gulay, kaso yung napipilitan lang sila. Kaya, konti-konti lang nakakain nila. Pero pag ito yung gulay, kinakain nila ito lang. Kaya, ito yun. So, ito is beef cube. Hindi ako madalas ng chicken. Laging beef cube yung yung pagkailangan ko ng ganito, ng more cube. Beef cube laging ginagamit. Easy open naman siya, so hindi natin kailangan ng can opener. Dapat kasi ang bibilhin kong sardines yung rose bowl. Kaso wala na naman kasi mabilis maubos ang rose bowl sa mga supermarket. Madalas na teka lang, bakit yun? Naku guys, wala tayong gas. Papalik ako ng gas, teka lang. And guys, hiningal ako sa pagpapalit ng gas kasi dito naman meron naman kaming dalawa yung tanke. Para pag nauubusan, may pamalit agad. Ayaw ni Shobe nito ng sabi niya, ayaw ko ng pansit na color white, sabi niya. Gusto ko yung color orange, sabi niya. Eh sabi ko, pag naluto naman yan, magiging orange na rin. Kasi nga, di ba, dahil sa 13, so baka magustuhan niya. Okay, lagay na natin. Gisa lang naman ito. Kami alalagyan po natin ng tubig para yung nasa loob na ilagay pa rin ako. Lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng paminta. Wala na yata ang laman.
Ang sarap kasi sabihin, sabihin yung maraming paminta, diba? Ang pinay naman, so refill lang naman natin para inamin natin yung ako. Refill tayo ng paminta. Yun, tapos marami na lumalabas. Tapos, isabay na rin natin itong beef stew. Tapos, pag kumulo na yung, ano, yung water niya later, titikman lang natin para kung ano yung adjust natin. Ilagay natin yung sayote kasi kung matagal itong maluto, uunahin na natin. Pero alam nyo guys, itong pagluluto ko ng bihon na sahog is sardines, first time ko to. Dati nung nakakain ko lang sa probinsya, naisipan ko na ngayon na bakit hindi ako try. First time ko magluto nito. Lagay na natin ang tubig. Tapos itong mga ano, sardines, meron pa yun sa loob. So lalagay natin ang tubig para ilagay natin. Ah, may tubig na siya. Yung ano naman, yung bihon, ang ginamit ko is Kobe bihon. Kasi ano siya, ewan ko, basta mas gusto ko tong brand ng bihon natin. Tsaka, tatlong slice lang siya. Kasi pag niluto ko naman yung kalahating kilo ba yun, yung apat na slice, maano naman, masyadong marami para sa akin. So, ito lang. Good luck sa akin kung makuha ko yung pagluluto. Pero tingin ko ganito yung pagluluto ng ano, ng sardines. Ay, ng bihon na sardines yung sa akin. Tingin ko lang. Kasi gisa-gisa lang naman, di ba? So, malamang ganito rin yun. Sana magustuhan yung mga anak ko. Namiss ko lang. Durog-durog natin yung fish para hindi naman durog na durog, parang natin lang natin sa gitna. Matagal ko mo. Pakukuloyin lang natin tapos lagyan na natin yung ano yung bihon. Tapos itikman pa lang muna natin kung okay na yung ano yung lasa niya. Ay lalagay yung bihon. Lahat ng mga kasama ko dito sa bahay, first time nilang matitikman tong ganito. Ay, di ba nga, nilalagay din naman ang sardine sa ano, sa pasta. O bakit hindi sa bihon? Ayan. Tsaka sa probinsya talagang ginagawa to. Noon masyadong durog na durog yung sardines. Parang may makikita pa rin na buong fish. At kumukulo na naman natin. Okay na siya. Kulang na lang sa seasoning and salt. Ang daming aso dito sa amin. Lalagyan ko ng konting sugar. Madalas ako naglalagay ng sugar sa mga food. Sa ulam kasi ano, yung imbis na betchin or mga magic egg yan, ganyan. Ang ilagay mo sugar na lang kasi nakakapag-boost din niya ng lasa. Blue, anong ginagawa mo, Jen?
cook? Pero parang may kulang. Ano kaya kulang? Maglang kaya natin ng patis. Hindi natin ng patis kasi medyo maano, kulang sa ala. Nilagyan ko na siya ng asin pero parang kulang pa. Kasi diba, yung noodles, pag ilagay na dyan, ano pa rin siya. Yung alat niya, absorb ba yun? Ng noodles. So, kailangan medyo mas maalat yung pinakang sabaw mo bago may ilagay yung noodles. Tingin ko okay niyan pwede natin ilagay noodles. Ta-da! Binabad ko na siya na sa water para mabilis ko lang siya maluluto. Good luck sa akin. Sana magusto ng mga bata. Our dinner for tonight. Ilagay na natin ito para na talaga yung lasa niya. Maghalo-halo na yung lasa ng gulay ng sardines. Pwede na to. Spoon, tikim ulit tayo. Ang init. Patayin ko na yung apoy. Kasi ang tulog na yung ilalim. Bye guys! Ito ang aking bihon ng saubay sardines.